Oy, G. Ngayon ay tuturuan kita kung paano gumamit ng hypnosis o kung paano mang-hypnotize ng babae para mas ma-addict ito sa iyo. O sabihin na natin, hanap-hanapin ka nito na para bang ikaw ang kinaka-addikan niya o kina-o-obsesan niya na droga. Okay, tandaan niyo mga G, ang mga babae ay emosyonal. So kung magagawa mo na maparamdam siya ng emosyon ng hindi lang positibo, ibig sabihin pati negatibo, G, maniwala ka sa akin, yung babae na yan ay maghahabol sa'yo. Pero marami na akong mga video na ganito na itinuro sa inyo. Pero sa video na ito, since ito ay isang Alpha Express video, bibilisan lang natin dito yung mga dapat ninyong malaman na ituturo ko, okay? Nang sa gayon ay matuto ka kaagad ng mga bagay na dapat mong matutunan sa pang-hypnotize ng babae para ito ay ma-addict sa iyo emotionally. Pero itong ituturo ko sa inyo ay hindi yung katulad nung sabihin na nating pang-hypnotize o hypnosis na kapag pinitik ko yung kamay ko o sabihin na natin gumawa ko ng sound o nagpalatok ako ay mapapasunod na kita kaagad o okay, yung mga nambubudol o okay, hindi ganun, okay? Dito sa bagay na ito, kaya mo lang magagawang ma-hypnotize yung babae ay dahil magagawa mong manipulahin yung emosyon niya. At para magawa mo ito ng maayos, ang unang bagay na dapat mong gawin ay dalhin ng isang babae sa isang lugar kung saan tahimik at kayo lamang dalawa. Ang sa gayon ay yung sabihin na nating may apply o magawa itong bagay na ito ng mas epektibo. Tanda mo, mang-hypnotize ka, mangmamanipula ka ng emosyon. Dapat lang natahimik para nakafocus yung utak niya doon sa gagawin mo. Tanda mo, ang utak ay nilikha para mag-function. So kung tahimik doon at wala nang masyadong ginagawa, natural maghahanap yan ng action. Okay, kahit na may ginagawa pa kayo. Pero once na dali mo siya sa isang lugar na mas tahimik, then pwedeng makaramdam siya ng boredom doon. Okay, kaya ang magiging pang release mo ng dopamine niya para hindi siya mabore sa lugar na tahimik na kayong dalawa lang ang nando doon, ay itong gagawin mo nga, itong pang-hypnotize sa kanya. At para ma-hypnotize mo siya, G, wala kang ibang gagawin kundi tanungin lang siya sa mga bagay. Okay, ano itong mga bagay na tinutukoy ko? G, walang iba kundi ang pagtatanong mo sa kanya ng maganda at pangit na experience. Okay, ngayon, paano mo gagawin ang bagay na ito? Okay, paano ka ngayon sabihin na natin mag-mamanipula ng emosyon gamit ang tinatawag natin na roller coaster of emotions. Okay, kumbaga yung pag-up and down ng emosyon niya. Di simple lang, gaya ng sinabi ko kanina, tatanungin mo lang siya ng mga tungkol sa experience niya. Una, tanungin mo muna siya ng tungkol sa magandang experience niya. Okay, ganito. Okay, bahala ka na kung ano yung pinaka sabihin na natin komportable ka, pero bibigyan lang kita ng pattern, okay, kung paano ko ginagawa ito. Ang una kong itinatanong o kadalasan na sabihin na natin ginagawa dito sa pag-hypnotize sa mga kababayan kapag kung gusto mong makuha yung emosyon niya, okay, o mamanipula ang emosyon niya, ay walang iba kundi kung pagtatanong kung ano yung pinaka masaya o kumbaga ganito, magkwento ka nga sa akin ng mga bagay na sabihin na nating napagdaanan mo before na sobrang saya mo. Okay, ganun. Tanungin mo lang siya. Magkwento muna ng ano. O yan, magkatabi kayo, sabihin mo lang, tanungin mo lang siya ng ano. Nung mga panahon na nasa probinsya pa kayo, ano yung isa sa mga experiences mo na hindi mo makakalimutan dahil sobrang saya ng naramdaman mo? Okay? Tapos hayaan mo siyang mag-start magkwento. Okay, pag nag-start na siya magkwento, the more na mas sabihin nating mas detalyado yung kwento niya, then mas maganda yung magiging resulta nito. Okay, so ang dami niyang kinukwento, ang dami niyang
detalye yung kinukwento, tapos nakikita mo na sumasaya na siya, na nababalikan niya yung pakiramdam ng mga oras na yun, na sabihin natin na masayang-masaya siya nung unang beses na nakapunta siya ng Enchanted Kingdom, di ba? O kaya nung nasa probinsya siya, unang beses siyang nakaligo sa ilog, di ba? O nakapunta ng peryahan, di ba? Ganyan sa mga probinsya, di ba? Tapos daman-daman niya na, saya-saya pa nga nun, tumaya pa nga ako ng sabihin na natin ng color game, nanalo pa ako ng 500 pesos, di ba? Masayang-masaya siya, di ba? Tapos kapag ka medyo nararamdaman mo na nag-iiba na yung kwento niya, o sabihin nating patapos na yung kwento niya, lalo na pag natapos na yung kwento niya, o kaya tinatanong ka na niya ng iba, tanungin mo ulit siya ng pabalik. Pero kung tinanong ka niya ng ibang question, sagutin mo lang. Let's say, ikaw, kamusta ka naman sa work mo? Meron ka bang mga maganda experience din doon? Sabi mo, meron din naman, pero matanong ko naman sa'yo, paano naman yung mga hindi masayang, o magkwento ka naman din ng hindi masaya na experience na experience mo dati nung nandun pa kayo sa probinsya. Okay, so mag-iisip naman siya ng okay, kung di naman doon sa probinsya, okay, tanungin mo naman sa school, okay, kung hindi mo na-experience nung college, o magandang, hindi magandang experience na experience mo nung college ka, okay, tanungin mo naman siyang ganyan, magkukwento naman ngayon yun, tapos mapapansin mo na sobrang detalyado na naman ng kwento niya, hayaan mo lang siya. Dahil habang ikinukwento niya yon, nire-relive niya o inuulit niya yung moment na yon. Maniwala ka sa akin, okay? Yung utak ng babae na yon, habang ini-imagine niya o kinukwento niya sa yon, ini-imagine niya ito. Okay, baliktad, okay? Kumbaga, habang kinukwento niya ito, ini-imagine niya yung nangyari na yon. Tapos dahil na-imagine niya yon, yung pakiramdam niya ng mga oras na yon, syempre mararamdaman niya ulit ngayon yon. Isipin mo, from positive to negative emotions, okay? Tapos ibabalik mo ulit sa positive na naman. Okay, magtatanong ka na naman ng ganun ba? So ganun pala no, anong college ka pala? Yung pala yung time na nawala yung unang alaga mong pusa no. Syempre malungkot nga naman 'yon. Pero pagkatapos noon nung nag-start ka na mag-work, So, kamusta naman sa work? Yung mga masayang nangyari naman doon, kamusta naman doon? Magkukwento na naman siya ulit ng tungkol sa nangyari sa kanya. So, nasa highs na naman. Tapos, ibababa mo ulit. Okay? Tapos, habang nasa mababa na, dahil tinanong mo ulit siya tungkol sa negative na naman. Dahil after nung positive, negative na naman, di ba? So, kung nasa positive na naman kayo, o nasa negative na naman kayo, at doon kayo magtatapos. Kasi, nagkukwento siya ng negative, yun yung last. Dahil high, low, high, low. Positive, negative, roller coaster, okay? So pagdating ngayon doon, o pagkatapos ng negatibo, nung huling nga ikinuwento niya na hindi magandang experience, mapapansin mo na yung babae, actually kahit hindi doon sa bandang huli, kahit doon sa panguna, pangalawa, o pangatlo pa lang, mapapansin mo na yung babae na para bang natutulala na. Ibig sabihin nun, nag-uumpisa na yung hypnotism. Okay, kumbaga, nagkakaroon ka na ng control sa utak niya. Dahil nga, ang ginawa mo sa kanya, kinunan mo o binigyan mo siya ng positive na emotion, tapos binigyan mo ng negative, tapos masaya na naman siya, tapos malungkot na naman siya mamaya, then makikita mo na para siyang natutulala, para siyang nawawala sa sarili. Okay? Ibig sabihin, yung utak nun, nakababa na yung guard. Ibig sabihin, yung 9 time, para mag-insert ka ng command, okay? Na yung command na tinutukoy ko ay pwedeng ganito ang sabihin niyo. Pattern lang to, okay? Kayo na bahala kung paano ninyo sasabihin. Basta importante, maipaalam mo sa kanya o makapag-command ka sa utak niya habang nakabukas yung utak niya ng kung ano yung dapat niyang maramdaman sa'yo. Okay, ito ang pwede mong sabihin. Alam mo, sa mga bagay na nararamdaman mo ngayon, yung pagtaas at pagbaba ng emosyon mo, kung papakawalan mo lang yung nararamdaman mo sa akin, mas lalo kang magiging masaya, mas lalo kang magkagusto sa akin, sigurado. Okay? Na ang hindi niya alam sa ginagawa mo na yon, sa tamang timing, kung kailan mo dapat na pinakawalan mo yung salta na yon, ang hindi niya alam, nagko-command ka na sa utak niya habang bukas na bukas ang utak niya. At maniwala ka sa akin kung palagi ninyong gagawin ito at magagawa ninyo ng accurate itong bagay na ito, yung babae mauobsess sa'yo. Yung babae magiging emotionally
dependent sa iyo. Dahil nga sa iyo lang niya nakukuha yung pakiramdam na yun. Gustong-gusto niya ups and downs na yun. Ups and downs na nakukuha natin sa pelikula, sa mga musika, sa mga event, sa sports. So kaya nakukuha natin yan. Mamaya tambak yung team mo, mamaya lumalamang na. Mamaya yung team mo, sabihin na natin na may na-injure na player o natambakan na naman kayo, naskura naman kayo, mamaya lamang na, di ba? So, yun yung gustong-gusto ng tao. Kaya tayo na-addict sa mga bagay na yan. Dahil sa nagagawa nito sa utak natin, na ikaw, gagawin mo yan palagi sa kanya. At kapag na-perfect mo yan, gee, maniwala ka sa akin, panigurado ako, yung babae, mau-obsess at maghahabol sa'yo. Alpha Express!